naisipan ko lang kung gumawa ng skinless longganisa and ipapakita ko paano siya binabalo. So, i-focus ko dito sa ginagawa. Timbangin ko muna siya. Kailangan ko ng 35 grams. So, 35 grams bawat piraso. Then gagamitin ko siya medyo maliit kasi yung wrapper ko yun. Binili ko lang kasi ito. Hindi ako alam na hiwa. So, ganito siya ipoform. So, pag na ganito na siya, piro-roll ko lang siyang ganito. Tapos, close ko yung ends. Sa far. Susunod ko na ipapita paano ang pagtimpla. Ito kasi tinimpla ko na ito nung isang araw. Overnight siya dapat sa ref bago siya i-form. Medyo maliit yung wrapper kaya mahirap ito na. Nabili ito ko ito na ano, pati sa curry bar. Dapat mas malaki dito yung panglongganisa. O, i-close ko siya na ganyan. So, kailangan ko yung both ends. Secure. Sa ulit. Kain lang namin to, hindi ko pambenta.
ganun ulit. Tapos ganun. Tapos pag salubungin. So, eto na yung mga na-roll ko na stainless longganisa. I-try kong ibalot siya dito sa 8x11 na plastic kung pwede siya. Pag hindi, hanap ko na ibang size ng plastic na po pwede. Dito masikip yata ito. So, try kong pag-unipo. Yan, pwede naman pala siya. Tama. Yan. So, ganun siya. Tingnan ko kung anong weight. grams. Bawasan ko na isa. Try ko kung 250. Ayan, tamang-tama. 250 grams. 2, 4, 6, 7. 7 pieces, 250 grams. Normally, pag pambenta nyo to, gamit tayo ng sealer. May sealer naman ako dyan. Kaya lang, hindi ko na siya isi-seal kasi pangkain lang namin. So, ibubuhol ko na lang siya. Ganun. So, 7 pieces. 250 grams. So, magagawa ulit ako. Pwede nang i-freezer to. So, gawa ulit ako. 250 grams, 7 pieces. So, gawa ulit ako ng 7 pieces. Siksikin nyo muna siya para compact siya. Sinsya na kayo. Nakapambahay lang ako. So, iisod nyo lang siyang ganun. Para maging love. Isid nyo siyang ganyan para maging love. Tapos, saka nyo siya i-roll. Ganyan. Saka, isi-seal ang both ends. Ganyan.
Mas maganda kung pare-pareho yung size. Nahihirapan lang ako kasi maliit tong aking nabiling separator. Kuminsan kasi ako lang yung ano eh, naghahati-hati para tumama dun sa size na kailangan ko. Ito kasi binili ko lang siya. So, pang patis siya, separator siya ng patis. Hindi talaga siya pang longganisa. So, dapat kung pang longganisa, mas mahaba. Ganun. Di bale, patsagaan ko na siya. So, gagawa ulit ng ganun. Ganun sa mga 7 pieces ulit ako. Tal! Gusto mong tingnan ang paggawa? Oh, sige, mamaya. Oh, ganyan. Kumpletohin ko ulit. Bali yung karne nito, giniling ko lang sa food processor. Kasi binili ko ng hiwalay yung fat niya at saka yung lean. Para yung proportion ko ng fat at lean is tama. Hindi ko na ipakita yung fat mix kasi hindi ko siya balak i-video. Naisipan ko lang na i-video yung fat wrap ngayon. To pwede kayong kahit ano, kung likod ng kutsilyo, pwede nyong gamitin na pang-push. So, ano yung available? Pulusin ko lang. Para maganda. Tapos ganun ulit, seal nyo dito, seal dito, then pag ano nyo, contrahin. So naka 7 na uli ako, papak ko na uli siya. Natin ang weight kung tama ang 250. So tama, 250. Pakita ko yung weight. Yan, 250.1. Pakita ko. Baka hindi nakikita. Yan, 250.1 yung weight. Buhol ko na siya. Papasok ko na to sa freezer. Hindi dapat pinagtatagal sa labas kasi iinit siya, magkakaroon ng fat separation. Hindi magiging maganda yung bait niya. So pagkakagawa, pinapasok ko sa freezer. Yan. So ipasok ko muna to sa freezer. So, start ulit ako ng panibago. 33.7. Dagdag ako. Yun na hindi. So, pwede na yun. 35 to 37 yung target natin.
hirap kasi pagka maliit yung wrapper. Ganun ulit. So, ayan. Gawa ulit ako ng 7 pieces. Yan, 35.6. Bali, itong ginawa kong to, 1 kilo yung meat. Bali, 0.6 yung lean, tapos 0.4 yung fat. Yun ang magandang ratio para juicy siya. Wala tong extender, puro to. Mamaya, titikman natin kung anong lasa. Wala ko sa gitna. Seven na. So, babalot ko na naman. Pag may mga questions kayo, post nyo lang. Replyan ko. Susunod, gagawa ako ng vegan longganisa. Dapat vegan ang gagawin ko eh, kaso nag-uulan nung nakaraang araw eh. Hindi magandang i-dry. Hindi magiging maganda ang drying niya. Kaya skinless lang ganun sa nalang. $2.53. So, plus or minus 5 tayo. Pag sa mga weights na ano, 0.25, 0.5, hanggang 1 kilo, plus or minus 1. Plus or minus 5 ang allowance natin sa weight. Pero pagka 2 kilos na, plus or minus 10 na tayo. So, baka last na plastic ko na to. Ang expected ko na lalabas dito ay mga 2.5 kilos. 2.4, 2.5, ganyan. Eh, hindi. 1.5 pala. Kasi 1 kilo lang yung karne ko. So, yung iba dun is spices na asukal, gano'n. Mas maganda kung siksik yung pagka-roll nyo para maganda yung forma ng longganisa. Yan, ganyan. Siksik siya. Hindi yung bako-bako. Hindi
ko nilalabas lahat yung mixture kasi masyado siyang lalambot. Ayoko na bumaba yung temperature niya. Pangit gawin pagka masyado na siyang maliit. Sobra. Sasalita. May natutulong sa tabi ko eh. So, pampito na ulit ito. Dati, itong ganito, nabibili ko na naka-roll siya sa SM. Ang tawag dito, plastic paper. Pero sa pagbibilin mo siya sa bilihan ng mga plastic, putol-putol na siya. Ang tawag nila, nanyarap. Kaso ngayon, lately, hindi available sa SM yung naka-roll. Kaya ito na lang ang binili ko. Pero mas mahal siya. Yung isang ganito is 30 pesos. Whereas yung nanyarap, mahigit lang siyang 30. Tapos marami ka nang magagawa pag pinutol-putol mo. Yan, 35.6. So, pang pito to at pang apat na pack ko na. Tingnan natin kung ilan ang lalabasan. Kasi, 1 kilo yung meat, tapos 200 grams yung asukal, 200 grams din yung pineapple juice. Yung iba, asin, black pepper, yun, MSG. Nasa inyo kung gusto nyo lagyan ng MSG o hindi. Sunod ko na ipakita kung paano minimix at ano ang proportion ng pag-mix. Kasi wala sa plano ko na i-video to, naisipan ko lang bigla na i-video kasi matagal na kaming walang ina-upload ni Web. So, para may na-upload naman. So, 7 ulit. Then, i-pack natin. Sa pag talaga magbi-business kayo, hindi ganito yung plastic na ginagamit na pang-pack. PE bag yung ginagamit. Mas matibay siya, mas makapal. Hindi siya brittle. So, susunod, pakita ko yung PE bag pag naggawa ulit ako. Tsaka, ipakita ko rin yung pagsisil. Ito kasi hindi ko sinil kasi pang bahay lang naman naman. Susunod, pakita ko yung talagang ginagawa. Pero tamang-tama yung size niya. Kung balak niya ibenta lang sa mga kapitbahay, pwede na rin. Mas mura yung inyong ano, packaging material. Mas mahal kasi yung PE bag.
importante, huwag niyo siyang pababayaang uminit. Kasi bakit? Pag uminit siya, prone siya sa microbial growth. So, madali siyang sira. Plus, ayan, 250.8, tama lang. Plus, madaling masisira yung banig niya. So, pag niluto mo siya, naghihiwalay, hindi siya buo. So, kailangan na ma-maintain nyo yung tamang temp. Hindi dapat matagal ang exposure sa labas. Pagkabalot, pagka nakapito na kayo, lagay nyo na agad sa freezer. Tapos, konti-konti lang ang labas nyo nung mixture para hindi siya lumalambot at hindi madaling masira. Mataas, 40. Bawas tayo. Kulang. Kulang naman siya. Hindi kami kasi magkita ni Lord dahil sa ECQ, MECQ, DCQ, magkaiba kami ng lugar eh. Nasa Metro Manila siya. O nasa Laguna. So, matatagal na to siguro bago kami magkita at magkasabay ulit ng pagpipresent. So, ako lang muna. Try. Masaya kasi pag dalawa kami. Pag ako lang, boring. Pag siya gaano lang. Gusto ko yung may kasama ako para hindi boring. Ayusin ko muna siya. Pag pilipilipit kasi pang pag mayroon. Isa. So, i-post ko muna. Mamaya ulit.